Oscar, tatanungin kita. Kung naramdaman mo na yung feeling ng nagpapapicture sa'yo ang taong hindi ka naman kilala, kamusta naman yung feeling ng kina-congratulate ka ng mga taong nakakilala sa'yo kahit sa labas? Yan. Oo, kasi ano eh, kumbaga, ito nabalita rin to. Oh, nabalita? Alam ko, may article. Hindi pala nabalita. May Inquirer ata. Manila Bulletin yata. Manila Bulletin. Wow! Ang tawag pa kay Patpat, Neneng Lamig. Wow! Talagang ginindaw! Ano yung tanong? Ano yung tanong? Kahit kailan, sabihin mo lang na oo, kahit kailan, hindi ka nalalamigin. Yan! Ano yung nararamdaman mo? Ano yung nararamdaman mo? Pag may nagko-congrats sa akin sa... Oo, oh, like, bigla ka bang... Congrats ha? Bigla ka bang nasyashock na, hala, o nga pala. I'm about to get married, man. Ay, totoo yan. Yeah. Yeah, ganyan ako. Parang minsan, nagugulat na lang ako. Hala, engaged na pala ako. Parang, ganun yung pakiramdam. Ang sarap. Hindi, pero totoo, yun. Parang pag may nagko-congrats sa'yo, syempre, pag lumalabas tayo, wala naman sa isip ko na engaged na ako habang buhay. Minsan, naglilibang-libang tayo, di ba? Tapos pag may magko-congrats, bigla, ay, naku, engaged pala ako. As sarap! As saya! Ako niya, tumitingin ka sa babae. Engaged niya pala. Tumitingin ka ba sa babae? Siyempre, hindi. Pero kayo... Kanyari, nasa labas yung wild dogs. Nasa labas yung mga wild dogs. Hindi niya wild dog, wild horse. Wild horse. Tsaka bawal na lumabas ang mga wild dogs nang walang mga wild cats. Ah, tama, tama. Bawal na magpa-change oil. Ay! Good! Lawas kami dyan. Ayaw na. Ako dyan, basta ako sa kasa. Sa kasa ako nagpapa-change oil. Huwag mag-change oil. Hindi, yun nga. Ano ba, King? Parang... Si Kong kasi, mineral oil lagi yung gamit. Dapat yung full synthetic. Hindi, King. Ano yung ano mo? Ano yung nagbigay sa'yo ng hudyat na parang it's time na? Ano yung nagbigay? Last year kasi. Ano yung ano naramdaman mo? Since 11 years na kami. At syempre, parang nasa age na rin naman kami. Kasi kung di nyo tatanungin, nasa 25 na si Patpat, which is yung age naman na talaga na pwede na mag-asawa yun eh. Tapos graduate. Tapos graduate na kami parehas. So last year pa lang, nag-iisip na kami, sinabi namin, love, pag nagkagantong amount tayo, magpakasal na tayo. Uy! Oh! Which is naabot namin, tapos this year naman, parang this year namin siya nakuha. Hindi pala namin siya nakuha last year ng buong-buo ah. Parang this year kami nagkaroon ng budget. Tapos parang naisip ko lang na siguro oras na rin naman na at matatanda na kami. At parang nagsasama na rin naman kami. Di ba? Mm-hmm. So naisip ko na oras, it's time. It's time. Kasi sa halimbawa, sa kaso na kami niyo, di ba, after na mag-propose, parang ano kami, pinotaktik kami. Paano yun? Ismail mo sa picture. Para kami pinotakti na ano eh. So may pressure daw kami. But actually, nakaramdam ka ba ng pressure yun? Hindi. My head's underwater, but I'm breathing fine. Ikaw? Hindi. Ito ang maganda tanong. My head's underwater, I think I'm about to drown. Ito ang magandang tanong kay Kong TV. Na-pressure ka ba? Kung oo, so, kung hindi, bakit? Kung oo, bakit din? Pressure! Hindi nakaka-pressure siya eh. Sa akin ah. Sa'yo, na-pressure ka. Kasi tangina, bunsong kapatid ko yun eh. Oo, yun din eh. Bunsong kapatid ko yun eh. Pero hindi ibig sabihin nun, kumbaga ang deciding factor ko, if I'm magpapakasal na ako, is hindi dahil na-pressure ako. Yeah. Parang yung never yung magiging dahilan na, ay, magpo-propose na ako kasi na-pressure ako. Not because of pressure, because of entertainment. No. Hindi siya tungkol doon. Parang, if gagawin ko siya, is because alam ko... It's time. Sa sarili ko na... Ito na yung tunay na it's time. Ito na yung tunay na it's time. Yan! Teka, matanong tayo. Since nabanggit mo din yung ano, si Pat, bunsong kapatid mo, matanong ko lang, nung time na nalaman mo na si King yung boyfriend, ayan, mukhang nagiging seryoso na to.
Dumating ba sa point na yung, siyempre kuya ka eh. Tsaka nakita kita noon, dating gandang katawan, laki ng katawan mo eh. Nakakatakot yung itsura niyan. Nakakatakot yan. Hindi tayo pinapasok isang beses sa subdivision nila kung lumabas si Kong. Dala yung motor. Pitted yung t-shirt. Nagwawala. Kinausap ng maayos yung gwardiya. Sorry. Ngayon lang yan, pasensya na. Tagal na namin nakatira dito, pasensya na. May time ba na gusto mong tirisin si King? Tirisin? Wala naman, walang ganun. Hindi, ni nung bata-bata, college days ata ni King Top, alam, kung tama yung pagkakatanda ko, first year college si King, grade 3 si Patpat. Ay, wali ba? Sorry, hindi pa nire-regla si Kong. Sorry. Akala ko wala yung age gap nila eh. Ano? Nire-regla si Patpat na. Sabi na mo, may kulong yan, gago. Where's your college? Alam mo, grade 3, nag-cleaners pa yung si Patpat na eh. Nakalis na sa noisy. Hindi, naalala ko. Noong grade 3, may shoebox pa dun na may laman ng pulbo, sabon, panty, brief. Tapos picture ni Boss King. Hindi, inakbayan ko lang siya sa tapat ng bahay. Sabi ko sa kanya, huwag mo lolokohin yung kapatid ko. Naalala ko yun. Gabi yun, medyo madilim gabi yun. Gabi yun. Naalala mo yung band. Oo. Na parang payat siya noon, first year college, naka-uniform, pumapasok pa siya sa ISHRM. Yun. Tama, di ba? Hinatid ko yata siya noon. Hinatid mo si Pat noon. Tapos nahuli kami ni Kuya. Oo, tapos nakita ko si King noon. Tapos sila na pala. Sabi ko, ingatan mo yung kapatid ko. And true enough naman, 12 years later, hindi ka nagkamali. Hanggang ngayon, iniingatan niyo yung kapatid. Yun. So, hindi ako nagkamali ng pinagkatiwalaan. Yan. Tapos pinapayaman ka pa. Yan, ang pina-importante sa lahat. May ROI na tinatawag. Hindi lang ikaw ang umaman, pinayaman mo rin kami. Ito, so narinig natin ang panig ng pinaka-nakakatandang kapatid. Ito, different case to. Si Junjun. Oo, oh, yan. Kasi si Junjun, best friend ni Keng. Ano naman? Yun nga. So magiging iba ang pagtanggap niya kay Keng. Kaya. Sa ano? Parang galit ka. Hindi. Oh, parang lasing ha, liquor ban ngayon. Yeah, YFC. YFC kami, no? Pagka-graduate ko ng YFC, talagang sinasama na ako ni King kahit saan. Ade, para sa mga hindi nakakaalam, ako kasi yung facilitator ni Junjun. Si King yung facilitator ko noon. So, doon, na-corner ko na siya. Nadali jackpin ako ni Boss King, talagang close na close. Talaga, one-to-ones, ganyan. Lagi ako niyaya kahit after na, kung saan-saan ako dinadala. Hanggang sa nalaman, sobrang dami na namin pinagsamahan, di ba? Hanggang sa nalaman ko, di, sasama na ako sa combat run. Tapos, parang one time, may gathering kaming combat run. Ba't nandito si Pat? Uy, nakatunog. Nakatunog ako. Si Pat. So, hindi ko lang kung sinabi mo, hindi ko na matanda kung sinabi sa akin ni Keng Keng na sila ba, o nakikita ko na lang sila na naglalampungan. Pero parang it's too late na na, no? Wala na, best friend ko na to eh. Naku, top guard ka tol. Best friend ko na to, jowa niya na yung kapatid ko. Hindi, yun. Tapos, ito sa pagkakatanda ko ah. Baka nalilito ka lang eh. Nung, after nung YFC, parang nanliligaw na ako nung kay Patpat. Alam mo yun? Hindi. Alam mo yun. Bali si Boss King. Yun, si Boss King. Nung naging facilitator mo siya sa YFC, nagtanim siya ng sisidlan. Ah, inani. Oh, pag-graduate. Para nung nakita mo sila ni Pat na magka-holding hands. Normal na lang. Puno na at malilim. Galing ni Boss Kid. Kasi, di, sino ba naging unang combatron sa inyo ni Pat? The King's Gambit. Hindi ko alam. Siya. So, bago... Kaya nga, nagulat niya ako nung combatron na ako. Nakikita ko, nandun si Pat. Ah, okay. Oh, ayaw mo. Ganun siya. Oh. Ayaw mo na. Kasi yun. Eh, wala. Nakita ko din naman. Kasi, kaya naging, kumbaga, ako, sobrang toto. Ilang malaki din pagitan ng taon natin, no? Mga apat. Ganun. Oh, 4 years. Mga apat. Hindi, sa atin dalawa lang. Tatlo. Dalawa. 6 lang ako eh. Oh, 2 ako eh. Oh, mauna ka mag-birthday. 3. Oh, grade 5 si Junjun nun eh. First year college ka. Kasunog lang sila ni Patpat eh. Grade 3 si Patpat, grade 5 si Junjun. Tapos first year college ka. So, yun. Eh, medyo bata-bata pa ako nun. Sige, protektado ako lagi na rin. Kaya, ano? So, protektado mo ako nun? Oo naman. Kahit nasa ilalim siya ng pakpak ko. Basta, maraming bagay, away o kahit ano man, protektado ako ni King. Kaya parang alam ko din kung paano niya mapoprotektahan si Patpat. Yun. Parang ganun.
Naani ko rin yung mga tinanim ko ng ilang taon. Mm. Yung mga gastos ko sa isang alak noon. Nababawi ko na. Tayo na. May naalala ko. Tayo na, kabataan namin. Ang lakas tayo manigaran siya ni King. Doon sa Molinong. Huwag magkikwento yan. Huwag magkikwento yan. Tito kami sa dilim ni King. Gusto ko yung kilaaling Mati. Mapatupan. Di ba kilaaling Mati, may katabi yun na parang bakanteng bahay. Mm. Madilim. Nag-yosi kami ni King doon. Nag-yosi kami. Ako tapos na mag-yosi. Tapos nakita ko si Mama galing kilamulong. Paakyat. Si King nag-yosi. Sabi ko niya, Kuya, ano yan? Hayley Williams. Hindi pa si Tita, coordinator nun. Mm. Kaya yung... Pagbuga kong ganyan. Kuya, ano yan? Tapos, nakatingin sa akin. Ang matindi dito, di ba sabi sa kanya, Kuya, ano yan? Tumayo siya. Wala. Humitid pa ng isa. Wala mo, tita. Sobrang tanda. Sobrang di ba? Tapos, parang ano nun, kinausap ko si Junjun. Sabi mo dyan, malaki yung problema ko. Sabi mo, may problema sa bahay. Sabi mo, ako.